Ika-anim ng Hunyo, Huwebes, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita, "Hindi sila lamang ang aking ipinagdarasal, kundi pati ang mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng salita nila. Maging iisa sana silang lahat kung paanong nasa akin ka, Ama, at nasa iyo ako. Mapasa atin dinawa sila upang maniwala ang mundo na ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ipinagkaloob ko naman sa kanila ang luwalhating ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya ng tayo ay iisa. Ako sa kanila at ikaw sa akin. Kaya malulubos sila sa kaisahan at kikilanlin ng mundo na ikaw ang nagsugo sa akin at nagmahal ako sa kanila gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ang ipinagkaloob mo sa akin, kaya niloloob ko na kung nasaan ako'y makasama ko rin sila at makita nila ang kaluwalhatian kong kaloob mo sa akin, sapagkat minahal mo ako bago pa man nagkaroon ng mundo. Makatarungang Ama, hindi kumilala sa iyo ang mundo. Kumilala naman ako sa iyo at kinilala rin ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko sa kanila ang ngalan mo at ihahayag pa upang mapasa kanila ang pagmamahal mo sa akin, at ako rin ay mapa sa kanila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Hindi sila lamang ang aking ipinagdarasal, kundi pati ang mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng salita nila." Nababanaag ni Jesus na marami ang mananalig buhat sa iba't ibang dako at taglay ang iba't ibang mga katangian at kakayahan. Nakita rin ni Jesus kung paano daranas ng pagkakahati ang mga mananampalataya sa hinaharap. Dumadalangin si Jesus para sa pagkakaisa ng mga magiging mananampalataya na kakalabanin ng mga kontra kay Kristo. Ang panalangin niya ay makabahagi sila sa mismong buhay ng Diyos. Lahat sila, bagamat magkakaiba at may kakanyahan, ngunit sa kabuuan ay iisa lamang. Tataglayin nila ang tapang sa harap ng mga pagsubok at hindi maaaring magkawatak-watak kung ayaw nilang ipangalat sila ng kanilang mga kaaway. Kung sa hinaharap, mananatiling isang hanay ang mga mananampalataya sa pagmartsa sa bandila ni Jesucristo, kikilalanin ng buong mundo si Jesus bilang tagapagligtas ng daigdig. Sa kanyang panalangin, ipinaalala ni Jesus sa Ama kung paanong ipinakilala na ni Jesus ang pangalan ng Diyos sa kanyang mga alagad. Sa buhay ni Jesus, na patuloy na dadaloy sa buhay ng kanyang mga alagad sa darating na panahon, patuloy na ipakikilala ni Jesus ang pangalan ng Ama sa daigdig. Pagsasagawa, kung nabubuhay tayo ayon sa halimbawa ni Jesus, hindi natin dapat katakutan ang anumang balakid sa buhay at pagmimisyon. Magtiwala tayong sa bandang huli, matitipon ang lahat ng tao sa pangalan ni Jesus.